dito na ako sa baba because I want to teach about holiness na mas mai-relate sa inyo ng malapitan. Ayoko po ng malayong pagtuturo. Gusto po yung may relationship sa tinuturuan. Sino po sa atin ang mga bisita dito? First time na naka-attend ng YLDS today. Pwede bang tatayo kayo? I-request natin tatayo sila, yung mga first time naka-attend ngayon. Come on, okay, Maria? Yan. Magaganda at nagwapo sila. Sa lahat ng mga kapatiran, bigyan natin sila ng palakpak. Welcome to Batangas YLDS. God bless you all, visitors. Pwede na kayo makaupo. Thessalonians 4:7.
1 Peter 1:15 to 16, 1 Peter 2:9 and 1 Peter 4:7. First Peter 1:15 to 16, as he hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Ang salita po yung conversation is also translated as all manners of behavior. Because it is written, be ye holy, for I am holy. And what another verse is First Peter 2:9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation. You are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people. Ang peculiar po dyan is also translated as purchased or binili. That ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. And last verse, 1 Thessalonians 4:7. 1 Thessalonians 4:7. Sabay-sabay tayo. Sa English version nyo, King James, go. Sige. Go. For God, for God hath not called us unto uncleanness, but unto, lahat natin sabihin niya, holiness. Holiness. Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita, bigyan na tayo makaupo. Sa three scriptures natin, foundation of our study this morning, holiness, clean in, and clean out. First of all, hindi po ako mas banal sa inyo at hindi po ako mas banal sa mga pastor natin dito. Okay, we don't need to have an attitude of I am holier than thou. Dahil delikado din po ang pagtuturo about holiness, baka isipin na mas banal ang nagtuturo sa tinuturuan at baka parang judgmental ang dating. No, atin pong himayin ito na sa tamang attitude, sa tamang paningin at sa tamang pagsuri sa salita ng Panginoon na may kababaang loob. Lahat ng yung people ay magsabi, praise the Lord. Praise the Lord! Now, holiness is a very broad subject. Napakalawak nito and it cannot be taught just in 1 hour. We cannot tackle all of this sa isang oras lamang. Pero pipili lamang tayo ng isang avenue that will be fitted to the life of young people in this critical time. Dahil ang ating panahon, sa ayaw natin at sa gusto, sa aminin natin at hindi, ito po yung tinatawag ng Bible na perilous time, especially to the life of the young people. Pagdating po sa tinatawag na advancement of technology, ay napakahirap na po ng inyong kalagayan. That's why we need to, lalo pa tayong dumikit, lalo pa tayong gumawa at i-work out natin ang ating salvation. As the word of God says, work out your own salvation. So this is a very good subject, like standards of holiness. So pagdating sa mga tinatawag na standards, napakalawak po yan. Holiness and modesty, malawak po yan. Ano bang sinasabi ng kabanalan tungkol sa pag-aayos, sa pananamit? Anong tinatawag na modesty? Malawak din po yan. Yung tinatawag na holiness and makeup, yung pagkukolorete ng mukha, malawak din po yan. Holiness and jewelry, yung mga earrings, mga alahas, mga sinusuot-suot na nakikita po natin. Holiness and morality, maybe I will focus on this more, holiness and morality sa buhay ng isang young people, lalo na sa pakipagrelasyon sa parting huli ng ating lesson. All of this can be taught in 1 hour, pero sabi ko nga, kung ano lang ang maabot natin, malabak po ito, ang mahalaga po ay makatulong po ang lecturer sa buhay ng isang kabataan na malinawan sa kanya ang tamang buhay na nakalulugod sa isang kabataan sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
holiness, clean in and clean out, in a circle of holiness and morality. Holiness, first of all, is not a religious zeal or observances. Hindi po ito ang kabanal po, hindi po itong yung mga do's and don'ts. Bawal ito, ito ang pwede, hindi yan, hindi ganito. That's not the kind of holiness na ating pong tatalakayin at hindi po talaga yung all about holiness. The definition of the word holiness from the root word holy, according to Webster's Dictionary, this is the meaning, nakagather po tayo ng five. Number one, set apart to the service of God. So pag sinabi po daw holy people or holy thing, it is a thing or person that set himself apart for the service of God. Ito daw po kung sa tao, mga taong nagbukod o nag-separate sila para magbigay kalwalhatian o magamit para sa kalwalhatian ng Diyos. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Number two, it is the word sacred. Sagrado. Number three, characterized by perfection and transcendence. Ito po daw yung patungo sa yung sasabi ng Bible na from glory to glory, line by line, precept by precept. Hindi naman siya absolute makukuha mo, but through the process of time, through the working of the Holy Ghost, meron pong transitional. Para baka pag nakita kayo nakakita ba kayo ng puno ng saging? Hello? Kapag ka po yun ay tinitan nyo sa labas, madumi siya, may mga natutuyo. Pero pag tinuklap mo yung unang upas ba ang tawag doon, pumuputi siya. Pangalawa, tanggalin, hanggang sa pinakita, makakita ka ng napakaputi, yung ubod. So that's holiness. Hindi siya agad-agad, pero through the ating paglakad sa Panginoon, sa pagkilos ng Banal na Espiritu, sa pananatili natin sa presensya ng Diyos, as long as you stay in the presence of God in the Church of the Lord, alam mo, yung sinasabi ng Bible na hanggang makita na si Kristo sa buhay mo, hanggang siya na mismo ang mabadya, buhin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! May proseso po siya. Transcendence. Number four, commanding absolute adoration and reverence. And number five, is spiritually pure. Ito po daw ay pagiging spiritually pure ng isang lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Some synonyms of holiness are separation, consecration, dedication, godliness, and purity. Ang mga synonyms of the word holiness. Again, separation, consecration, dedication, godliness, and purity. Holy living affects all areas of our life, body, soul, mind, and spirit. Holiness is being of one mind with God. Ang kabanalan daw ay pakikipag-isa ng ating isipan sa Panginoon. Pakikipag-niig sa ating Panginoon. Holiness is God's nature baptized into man's character. I like this. Ang kabanalan daw ay kalikasan ng Diyos na ibinuhos sa atin. Kung kaya, kahit tayo ay makasalanan, pwede rin tayo makapamuhay na may kabanalan. Because there is something that comes from God, which is the Holy Ghost. There is something holy inside us. That's why holiness is a result of a holy thing inside us, and that is the Holy Ghost. Kung walang Holy Ghost, walang holiness. Say amen. Hallelujah. I like the kind of awareness ngayon, sapagkat pumapasok tayo, nandun tayo sa mga basic doctrinal issues na kailangan po natin. Sabi na ating President, being rooted and grounded in the Word of God, na siya kailangan natin sa mga huling panahon ito. Water baptism and Holy Ghost baptism, tapos yung oneness truth, the fundamental doctrine, and ito pong holiness. Malawak na malawak ito, pero again, sabi ko nga po ng ating matakel at pagkalub ng ating Panginoon sa mag nito, ay siya nating susundan. Muli natin bigyan ng karangalan ng ating Diyos. First of all, God is called in the Bible the Holy One. Pag sinabi po nating Holy One, God. Pag sinabi po nating Holy One, He is the only holy. Ang Diyos lang. Ano naman ang tao? Sinner. Simple. Pero holiness is possible because
bakit naging posible ang kabanalan samantalang makasalanan ng tao, isa lang ang banal. Kasi nga, gumawa ang Diyos ng paraan para ma-impart niya ang kanyang nature sa atin. Hello? Through the Holy Ghost. Ito po maganda. Possible po and achievable ang holiness. Dahil gumawa ang Diyos ng paraan, hindi natin kayang abutin ng Diyos. Amen? Pero siya ang umabot sa atin. Amen? Amen? Amen. Hindi na, for all have sinned and come short to the glory of God. There is no doing good, no not one, no righteous. Sabi ni David, I am born in my mother's womb, sinner. So, tayo, ang nature po natin ay weak. Ang material ginamit ay isang dust o alabok. And, pero nilagay tayo ng Panginoon ng breath of life. And may part na po tayo mula sa Diyos. And lalo na nung kuskusin niya tayo ng kanyang banal na Espiritu na bautismo lang tayo sa kanyang pangalan. That's why the New Testament at sa ating buhay, mga young people, holiness is achievable and holiness is possible. Purihin natin ang ating Panginoon. Through the impartation of God, yung kanyang Espiritu na ilagay sa atin, could you imagine a church without the Holy Ghost in these last days? Tingnan natin, ano kaya ang buhay ng mga kabataan kung walang banal na Espiritu? Siguro hindi lang kabataan, isang mga ama, mga ina. Ano ang church without the Holy Spirit in the last days? Kasi sabi, perilous times will come. Tapos sabi nun sa Matthew na lalago ang katampalasanan, ang pag-ibig ng marami, lalami, mapanganib ang huling panahon. Pero mga kapatid, ang maganda ay, gaano man kapanganib ang huling panahon, lumago man ang lumago ang katampalasanan as long as mayroong kumikilos na Espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Kakayanan natin ang lahat! Hallelujah! Malakas na palakpak sa ating Panginoon! Hallelujah! If God be with us, nothing shall be against us. But anyone who desires to live for it, to live for holiness, and must adhere and work out of it. Kailangan din po may pagkilos. Hindi po natin magkakamtan ng kabanalan kung wala tayong paggalaw at wala tayong gagawing parte. May parte ang Diyos, may parte din po tayo. Kung baga sa salvation, mga kapatid, bago natin makamtan ng salvation, meron pong three parts yan. Number one, the part of God. Ano bang part ng Diyos? To love us. For God to love the world. So, the love of God is not, hindi na pwedeng i-question because God is love. The part of God who sacrificed himself on the cross, he died for us. Wala nang question doon. Amen. Binigay niya ng lahat-lahat sa atin. Ang lahat ng kanyang dugo ay hindi tumulo. Wala pong natirang dugo sa Panginoon para lang patunayan ng mahal niya ang bawat isa sa atin. Doon po sa Garden of Eden, nung siya nag-pray, dugo na agad ang iniluha niya. Amen. Nung siya'y tumahan ng dinig, tumagas ang kanyang dugo sa ulo. Nung siya'y sinampal, hinampas ng tambo, hinampas ang tawag doon, yung saligod, na may sima po yun na pag binaltak, nakatanggal ang kanyang laman, at ang sabi niya, ang mga latay niya sa likod ay sanhi ng inyong kagalingan. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Nagpapasa ng cross at bumabagsak sa buhangin, sa bato, ang kanyang tuhod po ay basag at tumutulo din po ang dugo doon. Lalo na nung siya nasa sa cross, pinako ang kanyang kamay, ang kanyang paa, ang kanyang dugo ay bumusun. Ang pinakalas na pinaka ay yung pong tarakan ng kanyang tagilir ng sibat, dugo at tubig ang bumulbak. At ibinilad siya sa kainitan ng araw, about 9 a.m. to 3 p.m., wala na pong dugong natira sa Panginoon just to prove na kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Wala na question sa part ng Panginoon. Hallelujah! The second part of our salvation is man of God. God, man of God. Lahat tayo ay na-convert dahil may tao ginamit ang Diyos sa atin. Tama? Hello? Mayroon bang nag-witnessing sa inyo? May nag-share sa inyo? May nag-pray sa inyo? May nag-evangelize sa inyo, may nag-follow up sa inyo. At meron ba kayong pastor ngayon? Hello? Man of God, the second part, pero ang third part, ikaw. Kasi kahit may mag-share sa'yo, hindi ka mag-response, wala rin. Amen? So, part of God, part of the man of God, and part of
ikaw, yung part mo. Kailangan magtugma-tugma sila. So, no question doon mga kapatid. So, we need to work out also our own salvation. Gusto mo na maglagay ng basihan, tatlong sources ng ating spiritual power and strength para makapanatili tayo sa mundong ito na malakas at may pagkilos ang Panginoon at makapamuhay tayo na may kabanalan at mamintin natin ito. Three sources of our Christian spiritual power and strength. Number one, Word of God. Kaya ako pinataas sa inyo kanina ang Bible at ang cellphone kasi huwag po kayo masaktan yung people. Minsan ang rival ng Bible ay ang cellphone. Sabi po sa Facebook message, laging tinitingnan ng cellphone kung may text. Pero ang Bible, laging tinitingnan ang cellphone kung may text. Ang Bible ang daming text, hindi tinitingnan. Sabi nga ng people, aha. Ayos magot. Sabi natin ng people, aha. Minsan po ang truth masakit, pero nakakagaling. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Hallelujah. Handa ba kayong tanggapin ang correction ng Panginoon this morning? Ang mensahe niya? Praise God. Alam niyo ang Bible, pag binasa niyo, ang nakasulat na it is inspired by God for correction, for instruction, for righteousness. Halos lahat yun ayaw natin. Ayaw natin i-correct, ayaw natin ang instruction, ayaw natin ang correction. Puro yung negative kumbaga sa atin. Pero mga kapatid, ang isang anak ay naitutuwid ng magulang pag nakikinig siya sa instruction. Huli natin palakpakan natin, Panginoon. So, ang tatlong major sources of our Christian power and strength, number one, Word of God. Sino po ang iyong people na nagbabasa ng Bible bago matulog? Honestly. Wow, thank you. 1, 2, 3. Honest po. 1, 2, 3, 4. Wow. Saludo ako sa mga kabataan ito. Para panahin sila.